Welcome to Jang's Journal. It's a brand new day, brand new life, and of course, it's a brand new vlog. Thank you so much for being here with me again today. And if you're new to my channel, I'd like to invite you to click that subscribe button and also the notification bell para updated ka rin sa mga future vlogs ko. So we are back with another episode of Beauty by Myrally Products. So as you all know, ako din po si Myrally and meron akong mini shop, mini online shop na tinawag kong Beauty by Myrally because I am selling beauty products. So, naka-review na ako ng lip tint ko, gel-based lip and cheek tint, and then yung powdery matte lip stain, na-review ko na rin yan. Now, what we are going to review is my very own velvet lip cream. So, ayan. Ano ba yung difference ng velvet lip cream ko sa powdery matte tsaka sa lip tint? So, yung lip tint is an ink type. So, watery siya when applied. And then, yung powdery matte naman, so, liquid siya when you applied it. Pero pag nag-dry up na siya, powdery yung feeling niya. Ito naman, yung velvet lip cream, it will give you a smooth feeling kapag in-apply na sa lip. So, liquid siya nung in-apply mo. At kapag nag-dry up siya, liquid pa rin siya. Okay, so I have 4 shades ng aking velvet lip cream. So we have Natalia, Evelina, Ida, and Irene. So ayan, I have 4 shades na pinangalan ko sa mga importanteng babae sa buhay ko. Ang mga names na nasa shades na ito, yung mga auntie ko po na sisters ng papa ko. So as we swatch the products, ipapakilala ko rin sa inyo yung mga auntie ko na ito, kung ano ba yung mga saysay nila sa buhay ko. Ayun. So I am going to start with Natalia. So Natalia is our auntie Inday. Alam nyo guys, si Auntie Inday, super cute niya. For me, siya yung pinaka-cute na auntie ko. Ang cute niya kasi kausapin, yung kabilihan niya. I love you, Auntie Inday. So anyway, this is the shade of Natalia. That's the packaging of the velvet lip cream. So pinili ko talagang gold yung lid niya or yung cup niya. Kasi for me, napaka... Ano bang tawag dito? Simple lang, pero social siya tingnan. Diba? So, gold cap. And, for the security of the products, minimake sure ko talaga na naka-ano pa siya, na naka-seal pa. Kaganyan pa. So, this is the brand new. And, okay, try na natin si Natalia. Ito, maraming beses ko na siyang ginamit. Kasi, nagpapalit-palitan ko lang yung mga lip products ko. So, always make sure, guys, na i-shake mo muna siya. Kasi, may tendency na mag-settle talaga. Lalo na hindi naman talaga ako araw-araw nagli-lipstick. At hindi ko din siya araw-araw nagagamit. Okay, so shake muna natin yung product. So, I think okay na yon yung pagka-shake na yon. So, try na natin i-apply sa lips. Ah, diba? Ito yung shade ni Auntie Inday. Very subtle lang. Ah, diba? But this is the shade Natalia. Pinili ko talaga yung pinaka-sweet na shade kay Natalia or kay Auntie Inday. Kasi siya yung pinaka-pabebe for me na auntie ko. Siya yung pinaka-sweet. Pero alam nyo guys, I used to hate Auntie Inday nung bata ako. As in nung, siguro mga teenager ako or mas bata pa dun.
hate na hate ko siya kasi ang ano niya, ang epal niya. Kasi nung buhay pa si nanay, yung lola namin, nanay niya, ano siya, makuda. Siya yung talagang sul-sul kay nanay. Eh si nanay, laging naniniwala sa kanya. So, ang tendency, papagalitan at papagalitan kami ni nanay dahil sa chika niya. So, pero ngayon, dead man na mahal ko to si Aunt Tinday. So, di ba? So cute. This is Velvet Lip Cream, shade is Natalia. Ito na naman tayo sa struggle is real na part. Napakahirap talaga burahin ang mga lip products ko. Beauty by Myra Leon, guys. Unang shade pa lang yun, ha? That's Natalia. Diyos ko pa. Yan. Finally, natanggal ko rin si Natalia sa aking lips. Now, we are going to try Evelina. So, this is the darkest shade. Kasi, Evelina is anti-beng. So, nakikita ko sa kanya, madalas niyang gamitin is yung dark na shade ng lipstick. So, I think this will suit her talaga. And, who is Evelina ba sa buhay ko? Or, our anti-beng? Si anti-beng ay yung tumayong mother ko ever since, simula bata pa ako. Nung bata ako, akala ko siya yung nanay ko. Kasi siya yung laging nandiyan for me, siya yung nag-aalaga sa akin, siya yung naghahatid sundo sa akin sa school. Tapos, nung saka ko na lang, lately ko na lang na-realize na may nanay pala talaga ako, na nanay ko talaga, tapos siya ay auntie ko lang. Or not lang, kasi auntie ko siya, kapatid siya ng papa ko. At talagang siya yung, ewan ko, siya talaga yung nandiyan palagi eh for me. Siya talaga yung nag-alaga sa akin. So, I'm super thankful dito kay Auntie Beng, kay Evelina for raising me up. I mean, I will not be like this. I mean, kung ano ang meron ako ngayon, kung ano yung nakikita niya sa akin ngayon ay party rin siya nun. Same as with Ate Mai. So, ayan, we are going to try Evelina. Yung shade na to, napakalayo sa personality ni Evelina. Kasi si Auntie Beng ay napakatahimik na tao. Napakabihira chumika. Chichika lang yan kapag chinika mo siya. Pero, ayun, malakas din ang saltik. Pero, love ko to, syempre. Mamita, this is your shade. Aha. O diba guys, isang ano lang, isang swatch lang, laban na. Ah, diba? This is the shade Evelina. Ganda-ganda, no? Bagay sa color ng headband ko. So, by the way, si Evelina or si Auntie Beng, guys, siya yung nakakwento ko sa inyo last year na na-hospital, yung tita ko na na-stroke. And sobrang-sobrang thank you, Lord, for, you know, kasi napakalaki ng improvement niya from last year na, kasi last year talagang, ano siya, na-paralyzed yung half ng katawan niya. But ngayon, super duper bliss na niyang maglakas. So, thank you so much, Lord, for all this kind of blessings. So, there you go. That's Evelina. Cute! So, next is the shade Irene. This is my tita Irene. So, pinili ko na medyo ganyan. Nude color yung sa kanya. Kasi ito yung tingin ko bagay sa mga professionals like her. Kasi she is a doctor. Hindi doctor na medicine, education. So, ano siya?
When I was in high school, sa Paranaque National High School, napaka-pressure guys kasi kilala siya doon. As in, kilala siya. Alam mo yun, kapag nag-aaral ka sa Paranaque National High School at pamangkin ka ng isang Irene Gadil, parang hirap maging bobo. Parang bawal maging show ka. Kasi ang taas ng expectation sa'yo. So, ayun lang naman. Ayun lang naging pressure sa akin ng high school. Pero sobrang na-enjoy ko naman ang high school life ko. Ayun, pressure kasi boss siya ng mga teachers mo. So, ang laki talaga ng expectation sa'yo. So, anyway, buti na lang. Tapos na ako sa phase ng life ko na yan. So, this is Irene. Let's try it. Bango niya talaga, guys. Amoy bubblegum to. Pero hindi matapang yung amoy niya, ha? So, try na natin si Irene. Ah, diba? Very nude. Halos ka-color lang ng lips ko. And wala na akong dinalang mirror kasi maliwanag naman yung phone. Kayo na lang ang ginagawa kong mirror ngayon. Yan, this is the shade Irene. So, a little information about Tita Irene. Siya yung eldest sa mga magkakapatid. So, talagang siya yung pinaka ate, alam mo yun? Siya yung leader. Siya yung pinaka ginagalang ng lahat. Kasi nga, talagang pagkasama mo sa Tita Irene, napaka-prim and proper, talagang finesse, talagang mahihiya ka sa kanya. Alam mo yun? Dati, sobrang intimidated ako sa kanya. Pero, as you, alam mo yun, nagmamature ka na, nakaka-chikahan mo na lang siya, ganyan. Ang pinaka hindi ko makakalimutan na moment ko with Tita Irene is yung huli niya ako, talagang caught in the act niya ako na nagpapatattoo. Yung first ever tattoo ko na nandito sa, eto, yung I Am Enough, The Way I Am, na nakalagay siya. As in, sakto na pasimula pa lang yung tattoo session, siguro nakalagay pa lang SIM, bigla siyang pumasok sa bahay. Alam nyo guys, in-expect ko, kukadaan niya ako ng ganyan. Pero alam nyo, mas worse yung nangyari. Kasi wala siyang kuda, pero tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Siguro tapos mga ilang minuto, mga 1 minute siguro na ganun, 1-2 minutes. Tapos, sinabi niyang, alam mo, ano yung sinabi mo, Tita Irene? Alam mo, pag nagkaroon ka ng anak, magsisisi ka. Alam mo yung, hindi siya kumoda, pero ang talim, talagang iswak. So, yung tattoo artist, parang windang siya na parang ano, tutuloy ba natin to or ano. Kasi kapit-bahay lang din namin yung gumagawa. Kakilala niya rin. So, sabi ko, edi, nasimulan na, edi tapusin na lang din. So, anyway, nagkaroon ako ng tattoo, pero pinatunayan ko naman sa kanila na hindi to basihan ng pagiging mabuting tao, ng pagiging maayos sa buhay. So, ano naman, marami akong tattoo ngayon, pero eto naman ako, may work na maayos. Alam mo yun, hindi naman ako naging pariwara. So ngayon, okay na okay naman kami ni Tita Irene and I love her so, so much. Alright, so now we're done with the last shade, Ida. Okay, this is the shade, Ida. Ayan yung color niya. This is, siguro konting darker lang sa shade ni Irene. Ito yung napili kong color niya. Kasi, Tita Ida is your girl boss. Typical na girl boss. Namulat ako na lagi ko siyang nakikita na naka-office attire. Kasi, ayun yung pinaka naging nasa memory ko sa kanya na napaka-workaholic ng taong ito. Kita ko. So, kasi, ito yung feeling ko na color na bagay sa mga nag-office talaga. Okay. So, swatch natin sa lips si Ida. Oh my gosh. So, anong chika ko about Tita Ida? Aha.
ayos na ba? So ayan, this is the shade Ida sa lips. O, diba? Very bold siya, pero hindi naman masyadong dark. Diba? So tama lang sa mga lip product para sa mga nag-office. So, sino ba si Tita Ida sa life ko? Ito yung pinili kong last na shade na iswash kasi sa kanilang lahat, si Tita Ida yung pinaka namimiss ko. Kasi she's no longer with us. She's in a happy place now. She passed away noong January 2015. So madami akong memories with Tita Ida. So who is Tita Ida sa life ko? Ang laking impact ng taong to sa buhay ko eh. Paano ba? Okay, ito na, aminin ko na. When I was a teenager, I hate her. I hate her a lot. Siya yung unang-unang naging dahilan ng first suicide attempt ko. Kasi, if you know Tita Ida personally, bago pa lang lahat, Tita Ida's and sa mga relatives natin na nanonood nito, ito ay kwentuhan lang ha. Wala na akong galit or ano. Ano lang, maichika lang. So anyway, ayun lang, kung kailangan mo si Tita Ida personally, siya yung taong talagang pag nagsalita, sobrang talim, wasak, basag ka talaga. Yung kapag pinagsabihan ka niya, kapag pinagalitan ka niya, as in, kung sensitive kang tao, manunood at manunood yun talagang sa kalamnan mo. Talagang hindi mo gugustuhin mabuhay. Parang ganun. Ganun yung feeling ko noon as a teenager. Siyempre, hindi ko na i-disclose kung ano yung mga sinabi niya sa akin noon. Na hindi ko makakalimutan, never ko makakalimutan, pero napatawad ko na siya. Kasi as a teenager, alam mo yung feeling na teenager ka, tapos wala kang magulang, nakatira ka sa relatives mo, tapos yung mga, basta, di ba talaga yung mga talak ni Tita Ida noon. So, yung mga panahon na yon, ayoko nang mabuhay. Kaya mas pipiliin ko na matsugi na lang kaysa marinig pa yung mga dakdak niya. So, I was 15, 16 then. Ayun, tapos one time, gumawa na ako noon. Parang decidido na ako na magpakategi noon. So, gumawa ako ng suicide letter. Naalala ko noon, sinulat ko pa siya sa yellow paper ko. Diba pag nung high school ka, marami kang iba't ibang klaseng papel. So, meron akong yellow pad or yellow paper. Doon ako gumawa ng suicide note. Ayan, sa pagkakaalala ko, Sunday noon. So, kapag Sunday, maraming tao sa bahay talaga. So, ayun, gumawa ako ng letter. Tapos, dumating tong sila, yung mga apo niya, ni Tita Ida sila. I think that time, si GJ pa lang, tsaka si Job. Tapos, itong si Job, baby pa siya noon. She was like 5, 6. Ilang taon pa na ba, Job? Basta, siguro parang toddler pa siya noon. Pero matalinong bata to, marunong na siya magbasa that time. Alam mo, so pumasok siya sa kwarto. Tapos ako, nakalimutan ko na nagumawa na ako ng suicide letter. Yung bata, binasa. Binasa out loud. So hindi ko alam kung naalala mo pa to, Job. Pero yes, this really happened. Tapos, ayun, buti na lang dalawa lang kami sa room noon. So, binasa niya. Siguro hindi niya natapos kasi bigla akong kinuha sa kanya. Kinabahan ako, alam mo yun, kasi hindi ako kinabahan dahil mamamatay, ako kinabahan ako dahil papagalitan ako. So, wala. Pinulit ko yung suicide letter na yon, and good thing, naliwanagan naman ako sa life, hindi nangyari yun, kasi kung nangyari yun, hindi nyo ako makikita ngayon, di ba? So, pero alam nyo guys, as I matured, tinatawanan ko na lang yung mga ganong bagay ngayon. Yeah, hindi ko siya makakalimutan. Never ko na siya makakalimutan unless magkaroon ako ng amnesia. So, pero, ayun na nga, siguro thankful na rin ako na nakarinig ako or nakaranas ako ng mga ganong salita sa kanya. Kasi if not, I don't think na magiging ganito ako pa-strong ngayon. Hindi magiging strong ang personality ko. Siguro, until now, weakling pa rin ako na madaling gumibab sa mga bagay-bagay. Pero, inisip ko na lang na naging training ground ko yon, na siya yung naging trainer ko, si Tita Ida.
kung paano maging tough sa buhay. So, ayun lang naman. Sobrang napatawad ko na siya. Kahit hindi siya humingi ng tawad sa akin, pero napatawad ko siya. Alam nyo, hindi ko makakalimutan din yung huling moments ko with her bago siya mamatay. Kasi naalala ko that night, yung bago siya dalhin sa hospital, may naghintay kami ng ambulansya. Sabi niya sa akin, kasi that time, antsak ako guys, ano ako, Miley Cyrus na basta sad-sad yung hair, basta rebelde ako that time. Tapos, yung sabi niya, alam mo, I miss your long hair, I miss your sweet gestures, yung pa-sweet ka lang. Sabi niya yun, sabi niya, kaya sana wish ko sa'yo magpahaba ka ng ulit ng buhok kasi mas maganda ka tingnan kapag pa-sweet. So, ayun. Kaya after nun talaga nagpahaba na ako ng hair kasi yan, nag-promise ako sa kanya na sige, magpapahaba na ako ulit ng hair. Tapos, magpapakatman ako ulit ng hair pero hindi na yung talagang ganun kalala na talagang sad-sad, yung walwal. Ngayon, pag ganto-ganto na lang pa, shoulder length na lang, pa pixie cut. So, ayun guys, masyado ko na paraming chika about the shade Ida kasi, ayun na, namimiss ko siya talaga. Pero, ayun, that's life. Moving on, moving forward. Nakalimutan kong mag-swatch dito. Kasi diniretso ko na siya sa lips. So, mag-swatch tayo ng mabilisan. So, this is Natalia. Natalia. Evelina. Irene. And Ida. So, Natalia, Evelina, Irene, medyo nabura si Irene, and this is Ida. So that has been the Velvet Lip Cream na may shades ng mga names ng auntie ko. Sana maging interested kayo mag-try ng aking product. This cost 150 pesos only, guys. So ayun, 150 pesos. Tapos, quality product naman. Hindi sa pang-GG, ah, pero talagang maganda yung products ko. So Velvet Lip Cream, 150 pesos. And if you wanna go on COD, cash on delivery, meron tayong Shopee, check out. So I will put everything in the description box. So that is it for today's vlog. Thank you so much for watching Jiang's Journal. I'll see you again next time. Bye! Good night!